sa alas 6 kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksklusibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IZ sa alas 6 dahil dito ikaw ay tiyak na magiging updated. IZ sa alas 6. Ay, ay, ay. Gandang morning. Sino po sila? Tuloy po kayo. Magandang umaga po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at buong mundo. Good morning! Ito IZ sa alas 6 sa pangalan pa rin po ni Alex Santos. Ito po yung lingkod J. Mark Dagala, makakasama niyo po hanggang alas 7 ngayong umaga. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, midweek, January 12, 2022. Ba? 12 anyos na yung ating ano ha? 12 días na pala yung ating 2022, ha? Magugulat tayo by that time, 2023 na pala. So, kamusta ko kayo? Sana'y nasa mabuti ko kayong kalagayan. Walang lagnat, walang sinat, walang ubo, walang trangkaso, walang sipon. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, wala kayong COVID. Yun ang pinaka-importante. Panatiliin nun natin malakas ang ating resistensya. Panatiliin malakas ang ating katawan. Ilayo ang sarili sa lahat ng uri ng bisyo at sa gayon ho ay tayo ho ay makapamuhay ng payapa at tahimik. Siyempre, at tumuusad pa rin ho yung ating sabi nga yung ating naturalesa. At sa gayon ay makapagpatuloy ho tayo sa ating hanap buhay. Dako na ho tayo sa mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. IZ sa alas 6. Kaso ng COVID-19 sa bansa, pumalo na sa mahigit 3 milyong. GWIC! Metro Manila nakararanas na ng outbreak ng COVID-19 sa dahil sa bilis ng hawaan. GWIC! Face-to-face classes sa kolehiyo. Balik na simula Enero at 31. GWIC! Paracetamol at iba pang gamot sa trangkaso, ubo, sipon. Aba, limitado hong mabibili sa mga parmasya, sa mga butika. GWIC! Bilang unang mga nasawi sa nangyaring riot sa Caloocan City Jail, umakyat na sa 6. Jail warden ito si Nibak. GWIC! At 7 ang naging ang nasugatan sa nangyaring pagsabog ng isang bus dyan o sa Alyosan, Cotabato. IZ! Sa alas 6! Eh no, sa detalye ng mga balita. COVID-19 update. Sumampa na sa mahigit 3 milyon ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos maitala kahapon ang panibagong 28,707 bagong kaso na siyang nagatid sa kabuuang 3,026,000 mahigit na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mula sa bilang na ito, nasa 181,016 ang naitalang aktibong kaso. Nadagdagan naman ng 4,470 na bilang ng mga gumaling, kaya't nasa 2,000,000 at mahigit 772,000 ang total recoveries. 210,000 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi, kaya't tumalo na sa 52,500 ang death toll. Ang lahat ng laboratorio ay operational noong January 9, 2022. 12 laboratorio naman ang hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. IZ! Sa alas 6!
Nakararanas sa ngayon ang National Capital Region o NCR ng severe outbreak. Matapos tumaas sa 89.42% na COVID-19 average daily attack rate o ADAR sa rehiyon. Ayon sa Okta Research Group, mula Disyembre 28 hanggang nitong Enero 3 ay nasa 12% ang ADAR ng NCR. Maliban dito, sumirit din sa 48% ang 7-day positivity rate sa rehiyon. Sa kabila niyan ay sinabi ni Okta Research Fellow Dr. Guido David na bumabagal na ang trend ng kaso ng COVID-19 sa NCR matapos bumaba ang number sa 5.22 mula sa dating 5.65. Tumaas naman sa 57% ang healthcare utilization rate ngayon Linggo, habang ang intensive care unit utilization rate naman ay nasa 52% mula Enero 4 hanggang 10. Sinabi pa ni David na itinuturing na nasa very high risk ang National Capital Region. Nililimit na lang ng gobyerno ang pagbibenta at pagbili ng mga paracetamol at iba pang gamot sa lagnat, ubo at trangkaso matapos na magkaubusan ang supply nito at magpanic buying ang publiko. Ayon kay Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Nograles, ay alisunodo sa inilabas na joint memorandum ng Department of Health and at gayon din ng Trade and Industry. Hanggang 20 tableta lamang o isang banig ng 500 milligrams na paracetamol ang maaaring mabili ng isang tao at hanggang 60 piraso ng tatlo o tatlong banig para naman sa isang household. Kabilang din sa memorandum ang pagbabawal ng online selling ng mga naturang gamot maliban na lamang kung may paintulot ng Food and Drug Administration. Sa isimula na sa Enero 31 ay kalawang bahagi ng limited in-person classes ng sa kolehiyo sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3. Ito ang inanunsyo ng Commission on Higher Education o CHED sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa ayon sa CHED, maaari namang simulan ng mga oras ang higher education institutions o mga kolehiyo sa mga lugar na nasa Alert Level 2 ang kanilang limited in-person classes. Gayunman, ang mga nagpaplanong magsagawa ng limited face-to-face classes kahit may COVID-19 pandemic ay dapat handa sa mga pananagutan para sa reopening ng kanilang campus batay na rin sa kakayang tumalima sa health and safety protocols. Itinalaga bilang officer in charge ng Caloocan City Jail si Jail Superintendent Lloyd Gonzaga kapalit ni Jail Superintendent Neil Subibi. Makarangi pag-utos ni BGMP Director Alan Ira lang pagsibak sa pwesto kay Subibi dahil sa command responsibility. Nangyari ito matapos ang sumiklab na riot sa loob ng Caloocan City Jail kung saan 6 man nasawi habang nasa 33 ang nasugatan. Nananatili naman sa heightened alert ang kulungan dahil sa nangyaring riot at sinuspindi na rin ang lahat ng aktividad sa loob ng pasilidad habang isinasagawa ang masusing imbisigasyon. Sinabi naman ni BGMP spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda na nagsagawa ng dialogo ang mga tauhan ng Caloocan City Jail sa mga bilanggo upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. The man of the hour. Nasa linya po natin si Jail Superintendent Xavier Solda, ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology. Colonel, magandang umaga po sa inyo. J-Mark Dagala, live po tayo sa DWIZ. Yes, J-Mark, good morning at sa mga nakasubaybay sa atin. Opo. Kamusta na yung ating sitwasyon dyan sa Caloocan City Jail? Umakyat sa 6, ano? Grabe yung mga nangyari dyan, ano? Umakyat sa 6 yung nasawi, mahigit 33 yung mga nasugatan. May nadagdag pa ba rito, Colonel? Well, wala naman ang nadagdag sa huling bilang, no, na inilabas natin kahapon. Kinalulungkot talaga natin na meron tayong 6 na PDL na nasawi, no? At meron 33 na nasugatan din dun sa riot na nangyari noong isang araw. At of course, one life is too many. No, ayaw sana natin na magkakaroon tayo ng mga ganitong insidente sa loob ng mga facilities natin. Nalulungkot lang tayo na nagsimula lang ito sa pikunan ng 2 tao hanggang sa pati yung mga kaibigan nila sumali na rin sa kaguluhan hanggang sa naging riot na ito between sa 2 malaking grupo.
Sa kasalukuyan naman, tahimik na, maayos na sa loob ng Caloocan City Jail, pero hindi pa rin natin inaalis yung ating mga standby forces doon at yung mga PDL naman nakapadlock muna sa kanilang mga selda. Nagkaroon naman tayo ng dialogo, kinausap natin sila, pinakiusapan talaga na sana hindi na maulit yung ganong pangyayari. Oho, given itong mga grupo na ito sa mga loob na pitan, di ba? Given na meron talaga mga gang-gang dyan, ano? Pero nakakalungkot, nakakalungkuting malaman, Kernel, no? Na talagang existent pa rin ito, existing pa rin itong mga gangs na ito. At sabi nga eh, hindi pa rin talaga mawala yung tradisyon sa kanila na kapag konting ano eh, dalawa lang sa kanilang mga miyembro ang sabi nga eh, hindi nagkaunawaan, eh nauuwi na sa mas malaking gulo at nadadamay ang buong, sabi nga, ang buong gusali o buong institusyon, di ba? Well, unang-una, hindi naman talaga ganito na yung sistema sa mga jail facilities natin. Kaya lang kung titingnan mo yung mga bagong pasok sa mga jail facilities natin, hahanapin nila yung mga dati nilang kasama sa labas, yung mga COVID-19 no, na may mga same-same na tatak. Kaya talaga naman pag nagkikita-kita sila sa loob, same pa rin, no? Kaya ginagawa ng BGMP, nagkakaroon kami ng mga maraming programa, no? Particular dyan sa Caloocan City Jail, na makakapagbago ng mga ganitong maling sistema. Incidentally, no, meron pa rin talagang mga grupo dyan, no? Mga magkakasama na nag-instiga ng gulat. Kasama naman to doon sa pinaimbestigahan ngayon ng pamunuan ng PGMP diyan sa National Capital Region. Dahil dito, ano ho ang mga, sabi nga eh, mga interventions na dapat na gawin ng pamunuan ng BGMP upang maiwasan na itong mga ganitong uri ng insidente, Kernel? Well, importante talaga yung dialogo, no? Sa lahat ng mga concerned na PDL, no, lalo na din doon sa mga ibang grupo pa at sa general population sa Caloocan City Jail. Mahalaga na mapag-usap, mapaalalahanan sila kung ano magiging impact nito, no? Kasi nakita natin, meron tayong 6 na PDL na nasawi and may implication din ito sa granting ng good conduct time allowance nila, no? Kasi hindi sila talaga mabibigyan ng GCTA kung ma-involve sila sa mga ganitong kaguluhan. Pero tinitingnan din natin, no, on a longer term, yung sitwasyon sa loob ng jail facility natin. Kasi medyo masikip talaga sa Caloocan City Jail. No, dapat sana talaga magkaroon pa tayo ng mas maayos na facility. Kasi yung bigat ng sitwasyon, yung kasikipan ng kulungan, somehow nakakadagdag talaga to eh. No, sa kung paano makapag-isip yung mga PDL natin sa mga ganong klaseng sitwasyon. Kung meron talaga tayong mas maayos na facility na paghihiwalay natin, no, yung mga ganito at nakakapag-focus na lamang sila sa mga mas productive na activities kagaya ng pag-aaral, mga livelihood trainings, no, maiwasan sana natin yung mga violent na insidente kagaya ng nangyari sa Caloocan City Jail kamakailan. Oho. Nabanggit nyo na ito noon eh. Ang may poder dito sa mga, sabi nga natin, pagdaragdag, pagbibigay ng mga pasilidad sa BGMP ay ang lokal na pamahalaan. Di ho ba? Yes, that's correct. No? Under sa local government code, it is the duty of the local government na mag-provide ng lupa, no, na pagtatayuan naman ng mga national agencies kagaya ng BGMP ng struktura, halimbawa nga yung jail facilities. Actually, J. Mark, nakipag-usap naman na ang BGMP may mga previous dialogue na tayo with the local government for the provision of lot na suitable para pagtayuan ng isang jail facility. Unfortunately, no, it's still in the pipeline and hopefully, no, because of this incident, mas mapabilis, no, yung pagpoproseso para sa donation ng lupa sa BGMP at maiprograma na rin namin yung pondo naman para sa pagpapatayo ng istruktura. I see.
kahapon nagsagawa kayo ng right after the incident ano, nagsagawa kayo ng offline Greyhound. May mga nakuha pa bang mga kontrabando sa loob? Well, actually yung mga nakuha ng mga personnel natin, puro ito mga nuisance contrabands eh. Kasi alam mo J-Mart, 24/7 ka sa loob ng isang lugar. Talagang kahit na tansan o kahit na anong bagay, pwede mong ma-ship eh, no? Malagyan ng tulis, malagyan ng talim. No, kaya ingat din talaga tayo sa sa search ng mga dinadala sa loob ng mga facilities natin, kasi anything pwedeng nilang magawang ano eh, kontrabando yung mga weapons, no? At doon naman sa mga nakita natin, wala naman tayong nakita talaga na hindi ginawa doon sa loob o hindi mga materials galing doon sa mga kung ano lang sila. Pero ang mas nakakatakot kasi dyan, Jamar, is mismong yung mga kamay, no, ng PDL natin. Yun ang mas nakakatakot kasi anything can be, it can really harm others, no, yung mga kasama nila doon sa loob. Kaya kahit ano rin ang gagawin mo, no, na pamamaraan dyan, talagang gagawa at gagawa rin sila, no, ng paraan na ma-shape ang isang bagay, no, malagyan ng tulis o malagyan ng talim. But hindi naman kami titigil at hindi rin kami mapapagod, no, sa pagpapaalala sa kanila sa paglilinis ng mga facilities namin ng mga kontrabandong gayanan. Oho. Pero 'di ba meron naman mga 'di ba may iba pang intervention sa ginagawa ng BGMP, katulad nung hinahayaan silang gumawa ng mga bagay na pwede nilang pagkabuhayan, 'di ba? Pagkuna ng kabuhayan, gumagawa sila ng mga artifacts. Gumagawa sila ng mga bagay na pwede nilang pwedeng maibenta sa labas, na 'yun ay gawa ng mga PDLs natin, na nakakapag-generate din sila ng income nang sa gayon eh, kumbaga yung budget sa kanila for daily basis eh madaragdagan, at nang sa gayon eh nagkakaroon sila ng konting moral booster, sabi nga, di ho ba? Yes, that's correct, J-Mart, napakaganda ng sinabi mo. Ganyan naman talaga, no, sa mga jail facilities ng BGMP ngayon, even nga ngayong pandemic, marami sa kanila tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga livelihood programs, no, kakatapos lang ng Pasko, ang dami talaga mga kumita dyan dahil sa paggawa ng mga parol and other Christmas decors. Kasi yan naman talaga yung direction ng BGMP, na mabigyan sila ng mga produktibong activities para maiwasan nila na makapag-isip pa ng hindi maganda, no? Kagaya niyan na nagkaroon pa ng initan, nakakalungkot lang din talaga. Pero sabi nga ko nga kanina, no, tuloy-tuloy pa rin naman, no, yung paggawa ng mga activities, mga programa na makatutulong para sa mga kapatid nating nasa bilangguan despite, no, ng mga insidenteng ganito. Oo, panghuli na lang, Colonel. Given the situation ng COVID-19 pandemic, may mga PDLs pa rin ba tayo in general sa buong bansa na sabi nga tinatamaan pa rin ng COVID, or lahat sabi nga nakocontain na sa mga piita natin? Well, doon sa huling datos ng BGMP, no, actually before the end of the year, no, December 31, wala na talaga mga kaso sa mga jail facilities natin. But because may mga bagong pasok pa rin, nakapagtala tayo, no, ng 41 cases sa mga PDL natin. At nako, doble naman yung bilang doon sa mga personnel natin with 82 cases. No, at ito naman yung binabantayan ng pamunuan ng BGMP through the BGMP National COVID-19 Task Force. Patuloy tayong nagpapaalala sa mga personnel din natin, no, sa mga kasamahan natin na mas maging maingat. Pero dun sa mga jail facilities naman natin, J-Mark, hindi rin naman kagad ito sinasali o inahalo sa general population, no. Meron tayong mga isolation facilities. In fact, ito sa National Capital Region, meron tayong ligtas COVID centers na kung saan doon natin dinadala para mabigyan ng more focused medical attention. Yun. At least eh, maganda ho na merong sabi nga eh, nagpapatuloy yung ating mga programa at asahan nyo yung patuloy naming support at encourage pa do sa ating mga PDLs na narito ang society, narito ang lipunan, naghihintay sa inyo sa painyong paglabas at pagbabago, at
dapat lang eh, sana suklian nila siguro yung mga naitutulong naman ng ating pamahalaan. Anyway, yes. Colonel, salamat ha sa pagbibigay sa amin ng oras, pagsaguto sa amin mga katanungan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Ayan po mga kaibigan, si Jail Superintendent Xavier Solda, ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology. Oras, alas 6 ng umaga. IZ sa alas 6. IZ sa alas 6. 25 sandali makalipas sa ika-6 na umaga. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, pito ho ang nasugatan, kabilang ho ang 5 buwang gulang na sanggol habang nasawi naman. May nasawi, mayroon na namatay dito sa 6 na isugatan at may isa na ho nasawi doon sa nangyaring pagsabog ho ng bus dyan ho sa Barangay Upper San Mateo sa Aliosan, Cotabato kahapon ho ng umaga. Alas 8:15 ho ng umaga na mangyari ang pagsabog sa di kalayuan lamang ho doon sa kinalalagyan ng lumang munisipyo. Dahil ho dito doon sa mga biktima, mga kaibigan, tatlo ho roon ang mga menor de edad. Isang 5 taong gulang, isang 3 taong gulang, at isang 5 buwang sanggol. Sus Maria Joseph. At sugatan ho ito mga kaibigan ha. Nangyari ho ang pagsabog habang binabagtas ho nitong Mindanao Star Bus na may biyaheng Davao Cotabato, yun ang National Highway. At isang IED, pinaniniwala ang isang improvised explosive device ang sumabog na detonate sa likurang bahagi ho ng naturang bus. Hindi bagamat hindi ho ito nagdulot ng matinding pinsala, pero yung bus ho kasi air condition, so kulob, no? At meron nung pinasa sa atin ang Cotabato Provincial Police Office na larawan ng bus, no? Talagang wasak yung likod, yung basag yung mga salamin. Sabi nga iniwan daw ho yung bomba doon sa likuran bahagi ho nung bus. At nakaligtas ho yung driver at conductor ng naturang bus na isinailalim na rin ho sa investigasyon dahil nga ho itinuturing ng mga otoridad, particular ho yung Aliosan Municipal Police Station, na terroristic act yung nangyaring insidente. At wala pa hong umaako. Wala pa hong umaako dun sa naturang insidente na sabi nga ikinabuwis nga naman ho ng buhay ng ating mga innocent. Broad daylight, rush hour, pinasabugan yung bus. Anong klaseng tao yung mga nasa likod nito? Diba? Galit sila sa gobyerno. Bakit hindi gobyerno ang... Diba? Hindi, bakit kailangan magsakripisyo ng buhay yung mga inosenteng sibilyan? Yun o ang nakakaano rito eh. Yun o ang nakalulungkot dito eh. Merong mga taong may galit. May mga taong meron silang pinaglalaban. Ang kanilang pinangangalat, no? Ang kanilang pinaglalaban ay para doon sa kanilang mga kauri, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang kababayan. Pero bakit to yung mga sibilyan ang nadadamay? Makibalita ho tayo sa tagapagsalita po ng Army's 6th Infantry Division at tagapagsalita rin po ng Joint Task Force Central na si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Lieutenant Colonel Baldomar, magandang umaga po sa inyo. J-Mark Dagala po, live po tayo sa DWIZ Manila. Yes, J-Mark, good morning and good morning din sa lahat nating tagapakinig. Opo, I understand, tumutulong na rin ang Philippine Army, ang ating AFP, dito sa pagsisiyasat sa kung sino yung nasa likod
nitong pagsabog na ito dyan sa Alyosan, Cotabato? May mga lead na po ba tayo? Colonel, kung sino yung mga responsible dito sa nangyaring sa pangyayaring ito, Colonel? J-Mart, una-una, nais po na sana namin iparating. Kami po dito sa 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, kasamahan po ng mga pamilya ng mga nabiktima at mga residente dito sa Central Mindanao, ay we strongly condemn the recent Mindanao Starbus bombing that claimed the life of a child and the injury of 6 others. Simula po kahapon nang mangyari yung pambobomba, immediately po tayo ay tumulong kaagad sa Philippine National Police para makordon po yung pinangyarihan at para na rin po mag-conduct ng post-blast investigation. Sa ngayon po, may mga initial na tayong nakalap ng mga impormasyon. But we are still conducting a thorough investigation with the Philippine National Police kasi po medyo nahirapan din tayo sa pag-identify ng signature ng bomba dahil dito po ito po ang magtuturo sa atin kung anong grupo po ang responsible sa pambobomba na ito. Sa ngayon po, wala pa rin grupo na umaamin sa pag-atake na ito. But just the same, J-Mart, we would like to condemn said attack and this is not a isang pag-atake na sabi nating mayroong prinsipyo na pinaglalaban. This is a terrorist attack against our people and against the civilians in Central Mindanao. Opo. At yun nga ang nakalulungkot, Colonel, ano? Sapagkat sabi nga sa tuwing nangyayari yung ganitong klase ng mga krimen, bakit ang sabi nga bakit laging mga inosente ang nagiging dito nagiging collateral di ba? Nagiging collateral damage dahil itong mga taong nasa likod nito, for sure meron tong sabi nga kinamumuhian. Meron silang diretsahin natin, galit sila sa gobyerno, pero bakit itong mga civilian ang talagang inaano nila? At talagang sabi nga nadadamay dito sa kanilang hindi. Ewan ko kung matino pa bang maituturing yung kanilang mga pag-iisip, Colonel? Yes, J-Mark. Ikaw na rin na po nagsabi na matino pa ba ang pag-iisip naman ito. Well, kung if we're going to look at kung anong maginagawa nila, an attack to a civilian, an armed civilian populace, is not a right thing to do o isang bagay na ginagawa ng isang matinong tao. Ito ay clear indication na ang mga taong ito ay walang ibang nais kundi manakit lamang ng mga civilian. At ito ay sinusolusyonan natin for the past few months na nagkakaroon na tayo ng neutralization ng iba't ibang mga leader ng mga teroristang grupo dito sa Central Mindanao. And sa ngayon, J-Mart, tayo ay nakipagtulungan sa local governments dito sa Central Mindanao para mapasuko natin yung mga ibang grupo na nais makipagtulungan sa gobyerno. Actually, maganda na yung rollout natin ng surrenders dito sa Central Mindanao. Ang hinihingi lang namin sa mga ating mga kababayan dito sa Central Mindanao ay makipagtulungan pa rin sa mga security forces kung anong mga impormasyon meron sila para malagay natin sa hustisya yung pangyayaring ito. Colonel, matanong ko lang, ano bang grupo ang sabi nga dominanteng umaatake diyan sa inyong nasasakupan sa 6ID diyan sa lugar na yan ng Soksarjen region, BIFF ba, Abu Sayyaf ba, yung Daula Islamiyah ba o mga NPA? Well, dito J-Mart, dito sa area ng 6th Infantry Division o Joint Task Force Central, iba't ibang threat yung kinoconfront natin dito. Meron tayong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, nagko-confront din tayo ng Daula Islamiyah, at meron ding NPA. Depende po yan sa kung anong lalawigan yung pag-uusapan natin. Kaya iba't ibang approach at iba't ibang threat yung assessment, yung ginagawa natin dito, dahil lahat ng grupo na ito ay iba't iba din ang estilo nila. Kaya ito ay mariin na pinag-aaralan natin kung bakit nangyari itong pambobomba na ito kasi for the past few months naging tahimik itong Central Mindanao. Yung last na mayroong arson dito sa bus na nangyari ay nabigyan natin ng hustisya sa paghuli ng
mastermind at pagka-neutralize ng kanilang leader. Kaya ngayon, pinag-aaralan natin kung sino na namang grupo at kung sino yung mga individual na gumawa nito. Nabanggit niyo yan, Colonel. posible rin ba na itong pamunuan ng Mindanao Star Bus, sabi nga nakatatanggap ng mga threats mula sa ilang mga grupo na ang tanging layunin lang yung makapaghasik ng gulo? Isa yan, J-Mart, sa mga tinitingnan nating anggulo, yung sinatawag nating extortion. Tayo ngayon ay nakipag-ugnayan na kasama yung pulisya sa pamunuan ng Mindanao Star Bus at iba pang bus companies kung meron ba silang mga extortion demands na nare-receive for the past few months para magkaroon din tayo ng lead sa motibo ng pambobomba na ito. I see. And without mentioning, Colonel, meron ding mga active na private armed groups dyan. Pero tinitignan din ba yung sabi nga itong mga private armed groups na to na posible nasa likod nitong insidente na ito? Nasa ngayon, J-Mart, di pa tayo makapagbigay ng exact na salaysay regarding sa motibo at ang responsible na grupo. But lahat ng yan ay tinitingnan natin, lahat ng yan ay pinafactor in natin na posibleng may kakagawa nito. But for in the next few hours or days, malalaman din natin ang responsable sa pag-atake na ito. Sa ngayon ay careful lang pala talaga tayo sa pag-imbestiga at ayaw nating ma-impluensyahan yung investigasyon na ginagawa ng ating mga EOD at mga PNP. Opo. May mga naipabot na sabi nga tulong itong ating AFP doon sa pamilya ho ng mga nasugatan at ito nga meron pang namatay na isa. I understand meron mga humanitarian interventions na ginagawa ang ating AFP sa mga ganitong uri ng mga kaso, Colonel. Of course, hindi lang AFP, J-Mart, pati na rin yung pamunuan ng PNP at lahat ng mga ahensya ng gobyerno dito sa Central Mindanao. Kami po ay tulong-tulong dito. Yung mga nasugatan po natin ng mga kababayan dito sa Central Mindanao, lalong-lalo na po yung namatayan kasi halos isang pamilya lang po sila. Opo. Ay pinaabutan na ng tulong ng ating mga local government units dito sa Mindanao dahil yung ating lugar po ay nakakaranas parati ng mga ganito klaseng pag-atake at armed conflict. Kaya yung ating pong mekanismo dito sa ground ay established na po na kapag may mga pangyayaring ganito, ay alam na ng ating mga local government units at mga ahensya kung anong gagawin para makatulong. Opo. Kaya medyo lilis lang ako, pero ano pa rin ito ha? May kumbagay, may kinalaman pa rin sa security at panghuli ko na rin siguro. Nagkaroon ng army-wide no na command conference si Ating Commanding General, Lieutenant General Romeo Brown Jr. At kanya nga sinabi na paghandaan itong nalalapit na eleksyon, lalo na dyan sa mga, sabi nga, sa mga lugar na madalas na magkaroon ng mga gulo at karahasan ng mga pag-atake. Ano na ho ang mga hakbang na ating ginagawa upang matiyak ho natin na magiging maayos at mapayapa yung darating na halalan dyan no, sa inyong area of responsibility, Colonel? Tama ka dyan, J-Mart. Isa yan sa mga highlight o emphasis ng ating Commanding General Philippine Army na si Lieutenant General Romeo S. Browner, yung upcoming election 2022. Kanya unang ni-remind lahat ng membro ng Philippine Army na maging apolitical and non-partisan, maging neutral sa lahat ng pagkakataon at walang politiko o walang personalidad na tumatakbo na papanigan yung inyong mga kasundaluhan. Yan ay mahigpit na bilin niya sa lahat ng tropa at lahat ng opisyalis ng Philippine Army. At yan ay minimaintain po talaga namin dahil alamin naman po yung inyong armed forces at Philippine Army ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na naging totoo at professional sa kanilang pakikitungo sa anumang gawain dito sa ating bansa. At pangalawa, tayo po sa Philippine Army, lalo-lalo na dito sa 6th Infantry Division, ay nagkaroon ng close coordination and close working relationship
with the Philippine National Police, pati na rin po sa COMELEC. Kami po ay under the supervision ng COMELEC during the time of election, at kami po ay in support with the Philippine National Police sa lahat po ng kanilang pangangailangan, lalo-lalo na sa security deployment. Mayroon tayong mga liaison with each offices and agencies para po masigurado yung coordination. At kami po ay nag-deploy na rin ng mga karagdagan pwersa at mga tropa para matutukan natin yung mga lugar na sinasabi ng ating mga kapulisan na election hotspots. Ito po ay nagkaroon na ng adjustment at magkaroon pa ng konting adjustment para masigurado po natin yung kaligtasan ng lahat ng mga botante natin, pati na rin kaligtasan ng lahat ng mga presinto. Yun, at least maganda ho, mayroon tayong assurance mula sa ating mga authorities at dahilan upang walang kumbagay walang maging dahilan para sa ating mga kababayan diyan na magmangamba. Salamat po ha sa pagtanggap po sa aming tawag, pagsagot sa aming mga katanungan, Colonel. Magandang umaga po sa inyo diyan sa 6ID. Yes, Jmart. Maraming salamat din at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po mga kaibigan, si Lieutenant Colonel John Paul Valdomar, ang tagapagsalita po ng Joint Task Force Central, gayon din ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Oras sa buong kapulang Pilipinas, GWIC! Alas 6.40, dalawang po sandali bago ang alas 7. IZ! Sa alas 6! GWIC! IZ! Sa alas 6! Alas 6.43 ng umaga, mga kaibigan. GWIC! 17 sandali bago ang alas 7. Handa ang pamahalaan sakaling sa ilalim sa Alert Level 4 ang National Capital Region dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ito ang tiniyak ni Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Nograles. Makaraang umabot na sa mahigit 100,000 ang bagong COVID-19 cases sa Metro Manila sa nakalipas sa 2 linggo. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Nograles na wala ng pangangailangan para sa isa ilalim ang Metro Manila sa Alert Level 4 mula sa Alert Level 3 dahil hindi pa umaabot sa moderate risk ang healthcare utilization sa rehiyon. Sinabi pa ni Nograles na kakayanin ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Alert Level 4 at noon pa man ay inihahanda ng mga ospital ang worst case scenario. Nagkaroon na niya ng panawagang itaas ang kapasidad ng mga paggamutan at kanilang temporary treatment at monitoring facilities. Tiniyak din ni Nograles na magpapatuloy ang kanilang real-time update sa mga health worker at kanilang mga karelyebo. Ipinatupad na sa buong National Capital Region o NCR ang curfew para sa mga menor de edad na magsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Ayon kay Metro Manila Council President at Parañaque City Mayor Edwin Olivares, hindi pa nagkakasundo ang Metro Mayors kung magpapatupad din ang curfew para sa mga nakatatanda. Una nagkasundo ang Metro Manila Council na manatili sa Alert Level 3 ang buong NCR sa kabila ng pag-abot ng healthcare utilization rate sa 55%. Tatagal hanggang Enero 15 ang pinatutupad na Alert Level 3 sa NCR dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Aabot naman sa 30 milyong pisong halaga ng mga peking paracetamol at iba pang gamot ang nasa bat ng Bureau of Customs sa Parañaque City. Nakumpiska ng kontrabando katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, National Intelligence Coordinating Agency, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF, at Philippine Coast Guard. Nadiskubre ang mga gamot na nakasilid sa mga kahong may Chinese characters sa loob ng 2 storage spaces sa Highland Street sa Brevenia o Severina Subdivision, Barangay Marcelo Green. Ayon kay Rainiel Ramiro, ang Customs Deputy Commissioner ng Intelligence Group, nasa kote ang isang suspect na Pakistani na kinilalang si Adel Raput. 31 anyos at residente ng Caloocan City.
Nakasaad sa sertifikasyon mula sa Food and Drug Administration at Unilab Pharmaceuticals na peke ang mga naturang gamot. Anim na pasahero naman ng MRT 3 ang nagpositibo sa COVID-19 matapos sumailalim sa libreng random antigen test. Isinigawa ang test sa 48 pasahero sa North Avenue, Cubao, Show Boulevard at Taft Avenue Stations kapon. Hindi na pinasakay ng tren ang mga nagpositibo at inabiso ang mag-isolate at tawagan ang kanilang government units. Mula naman sa 753 sumailalim sa RT-PCR test, nasa 147 empleyado ng MRT-3 na COVID, ang COVID-19 positive at pawang naka-home quarantine o nasa isolation na facility na. Samantala, aminado naman si MRT-3 Director for Operations Engineer Mike Capati na nalagasan sila ng mga biyahero o bumaba ng 140,000 mula sa dating 200,000 kada araw dahil sa patuloy na pagtaas ang kaso ng COVID-19. Napilitan niya ang mga pasahero mag-self-isolate o umiwas sa mga tinatawag na non-essential travel. Oras sa buong Kapuluan Pilipinas, GWIC. Alas 6:47, 13 sandali bago ang alas 7. IZ sa alas 6. IZ sa alas 6. Alas 6:47 ang oras. GWIC. WIC Pantay Halalan Coverage. Ano mga presidential aspirant para sa May 9, 2022 polls. Mula sa 77 o 10 na lamang ang nalalabing kandidato sa pagkapangulo makaraang ilaglag ng COMELEC sa listahan ang independent candidate na si Gerald Arcega. Pasok sa listahan sina dati presidential spokesman Ernesto Abella, Labor Secretary o Labor Leader Leody de Guzman, Manila Mayor Isko Moreno, dating Defense Secretary Norberto Gonzalez, Senators Panfilo Ping Lacson, Senador Manny Pacquiao, Faisal Mangondato, Jose Montemayor, dating Senador Bongbong Marcos at Vice President Lenny Robredo. Siyam naman ang nananatili sa vice presidential race sa mga 64 at tumatakbo sa pagkasenador. Samantala, wala pang anunsyo ang poll body kung kailan ilalabas sa pinal na listahan ng mga kandidato. Lalaglag din sa listahan yung yung malasakit movement ni dating MMDA spokesperson Celine Pialago. Paano kaya Mothers for ano ba 'yon? Mothers for Change ni Asek Mocha Uson. Pasok pa rin ba? Pasok ba o laglag? Wala pa, wala pang wala pang resulta. 'Yun eh, sinusulong noon yung kapakanan ng mga nanay. 'Di ba? 'Yun ang ano eh, Mothers for Change. Sinusulong kasi itong mga grupo na ito, mga kaibigan, kilala naman ho na sabi nga binibigyan ho ng sabi nga pag ikaw yun nasa parties, kailangan ang kinakatawan mo yung sektor. Diba, na ikaw mismo kasama ka doon sa sektor na yun eh, di ba? Kaya tuloy naugong tuloy sa social media nung maging nominado si Asek Mocha Uson doon sa Mothers for Change. Aba, nagmuntis ka na pala. Eh, tinanggi naman ho nung ali at sabi niya, hindi, bakit? Bakit? Kailangan ba maging nanay para katawanin ko yung grupo ng mga nanay? Siyempre may nanay din ako. Basta kami ni Paring Drew saka ni Kuyang Winner, ang party list namin dito, buti lang hindi ako nagtayo ng party list. Kung ako nagtayo ng party list, ang ilalagay ko sa party list yung party list namin noon ni Kaigme. Jimmy Hill. Kailangan mo si Jimmy Hill, di ba? Kaigme, gandang umaga sa'yo. Union of Husbands Afraid of Their Wives. Yan yung tinatawag na UHAW party list.
Pero ito si Paring Drew, mukhang yata ang gustong gumawa yata ng sariling patilis ito. Sigo na. Ano raw, mga partidong umunawa sa kapakanan ng mga estudyante. Ah, ganun ba? Tag dito, mga four students yan. Samantala mga kaibigan, 7 minuto bago ng alas 7, ilalabas na ng Commission on Elections ngayon linggo ang pinalaulat kaugnay sa mga hacking incident sa kanilang servers. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, kahapon lang nagsimula ang pagpupulong sa kanilang iba't ibang units para pag-usapan ng usapin. Nagpapatuloy naman ang validation sa nangyari upang malaman kung nagkaroon ng data breach. Ang claims ay galing sa isang pahayagan o ang pahayagang Manila Bulletin na naglabas ng nasabing artikulo na nagsabing isang grupo ng hackers ang nakaabot umano sa servers ng COMELEC at nag-download ng aabot sa 60 gigabytes ng mga datos. Nakababahala ito mga kaibigan sapagkat kapag yung mga datos na naman natin ay nalabas naman ho sa sabi ngayon na nalabas sa publiko at nagamit itong mga hacker na to. Tsako! Nako! Tataas naman ang pagdududa ng mga kababayan natin hinggil sa darating na halalan. DWIC Pantay Halalan Coverage. Alas 6:54 na sandali bago ang alas 7. DWIC. Nagbabala ho ang isang doktor sa publiko laban sa labisong pag-inom ng vitamin C. Aba, akala ko ba may mga ibang nagsusulong nito na maganda nga ro na mag-megadose ka, mag-overdose ka ng vitamin C para daw sa pagpalakas ng immune system. Pero ayon no, kay Dr. Maricar Limpi na Pangulo ng Philippine College of Physicians, maaaring magdulot ng sakit sa tiyan kung sobra daw ho ang iniinom ng vitamins. Sinabi ni Dr. Limpi na marami ngayong bumabawi na lamang sa pag-inom ng vitamins laban sa mga sakit tulad ng COVID-19 dahil sa pahirapan pa rin bumili ng paracetamol sa mga butika. Sa kabila ho nito, mainam naman anya ang regular na pag-inom ng vitamins lalo na ngayon tumataas sa mga kaso ng COVID-19 basta't huwag lamang sosobra sa ipinapayo ng mga doktor. Binigyan din ni Limpin na kahit walang nararamdamang lagnat, ubo at sipon, dapat pa rin uminom ng vitamins at maraming tubig. Muli naman ang nilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III na hindi nagkukulang, sapat ang supply ng tubig ng gamot sa bansa. Ito ay kasunod doon ng balita na nagkakaubusan na ang supply na mga gamot, partikular na ang paracetamol at iba pang brand ng ilang pharmacy at drugstore sa Metro Manila. Ayon kay Duque, walang katotohanan na kumakalat na balitang nagkakaubusan na ng gamot sa mga butika, kaya hindi dapat magpanik ang publiko. Nagkaroon lang ng delay sa delivery according to DTI, but the supply is sufficient. So binibilisan lang yung deliveries. Yano ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Pero doon sa ilang mga sa ilang mga butika, meron na mga supply, nakakabili ka na ng mga supply lalo na yung mga butika sa mall. Meron na silang mga supply ng mga branded, yung mga nagkaubusan ng mga gamot. Pero sinasabi nga ho, yung magkaubusan man yung mga kilala nating brand ng mga gamot na yan, paracetamol, ibuprofen, di ba? Peripropanolamine, di ba? Meron naman ng mga generic niyan na gamot. Paaring, sabi nga mabisa din at mas mura kaysa doon sa mga branded, di ba? Kaya nga sabi nga, suportahan natin yung mga generic dahil yung iba diyan o karamihan diyan, magagawa ho ng mga kababayan natin, gawang Pinoy. No, kailangan natin suportahan yung mga gawa ho ng mga kababayan natin. Suportahan natin yung sariling atin. Kaysa suportahan natin yung mga sabi nga yung iba synthetic, 'di ba? Pero mas maganda ho alam niyo sa totoo lang.
mas maganda ho yung natural. Alam nyo, ang dalandan, ang dalandan nga, hindi masyado pinapansin sa mga palengke. Ang kalamansi, nagmura. Hindi rin pinapansin. Eh, buti na nga lang ngayon, medyo lumakas na kasandiman sa kalamansi. Ang dami nang bumibili, kilo-kilo na. Diba? Ginagawang juice, ginagawang panghalo sa mga inumin nila. Oh. Eh, yan ho, ilan ho sa mga ano. Pero mayroon din hong ibang mga, sabi nga, mayroon ibang mga pagkain na good source of vitamin C na hindi ho binibigyan ng pansin, no, ng ating mga kababayan. 2 minuto bago ang alas 7, nasa linya ho natin ang Pangulo ng Alliance of Health Worker na si Ginoong Robert Mendoza. Mr. Mendoza, magandang umaga po sa inyo. J. Mark Dagala po, dahil po tayo sa DWIC. Yes sir, magandang umaga po at sa lahat ng ating mga tagapakinig po. Opo. Eh, kamusta na ho ba ang hanay ng mga health workers? Ngayong tumasa naman, umakyat na naman tayo sa alert level 3 at nanganganib na umakyat sa alert level 4. Po, nakakalungkot po ano sir, kasi sa ngayon po talagang ang dami na pong infected ng mga health workers at umabot ito sa halos mga nasa 800 plus na ng mga infected. Kaya ang ating mga health workers ngayon ay pagod na ulit at alam natin na sa matagal ng panahon na malala yung understaffing, kaya triple na yung kanilang ginagawang trabaho kasi marami nang naka-quarantine, naka-isolation, naka-isolate. Kaya ang kanilang trabaho sa ngayon, yung mga naiiwan na lang sa mga hospital, ay talagang triple na yung ginagawa. Kaya nakakalungkot kasi pagod na pagod rin ng ating health workers at wala namang dinadagdag na mga health workers sa ating Department of Health. Oo. At mayroon akong nakita na sabi nga natanggap na nila yung kanilang SRA, yung kanilang Special Risk Allowance. Mm-hmm. Eh, totoo ho ba yun? Nasa 2,000 lang yung natatanggap nila? Opo sir, kawawa kasi ang SRA po kasi nakabatay doon sa actual duty. Minsan siyempre naka-quarantine ka. Hindi nila iyan binibilang kahit hindi mo naman kasalanan na nagkaroon, nagpositibo ka sa virus. Hindi nila binibilang prorated yan, sir. Kung ilang araw ka lang pumasok, yun lang yung computation ng SRA. Kaya nga, ang panawagan natin sana na dapat fixed, dapat sa isang buwan, kung 5,000 yan, 5,000 yan. Hindi dapat per day ang computation. Kasi yung virus naman, hindi naman yan per day na pumapasok sa'yo. Tuloy-tuloy naman yan. Oo nga. Pero eto, sa kung ang mga hanay po ng health workers ang tatanungin, pabor ba na sabi nga iakyat sa mas mataas sa alert level, na sa gayon no, mas mapigilan yung galaw ng tao, Mr. Mendoza sir? Yeah, hindi naman ito talaga ang solution, yung mga alert level na yan po. Ano, kung talagang mayroon tayong scientific at comprehensive na plano para sa COVID-19, madali lang po yan kasi ang problema lang sa atin siya, kahit matagal na kami nananawagan na palitan talaga yung mga nakasama sa ATF, dapat hindi yung mga retired generals, dapat yung mga expert virologists, mga scientists talagang ilagay dyan kasi alam nila kung paano sugpuin ng COVID-19. Pero hanggang sa kasalukuyan, dyan pa rin sila. At kahit nga si Secretary Dokin, nananawagan na kayo matagal na rin mag-detail na kasi nakita naman yung kapalpakan sa COVID-19 response. I see. Eh, lalo pa ngayon, mukhang from 10 days, gagawin ng 5 days yung quarantine period para sa mga healthcare workers na nagpa-positive sa COVID-19. Ito yung ano namin, sir, ano, kahapon nag-test po na kami. Reklamo namin kasi hindi po kami immortal. Pare-parehas sa tao po kami na nahawaan din ng sakit. At the same time, ito yung, bakit yung public, mga general public gagawin nilang 10 days, samantala yung health workers ay 5 days lang. Iparehas tayo tao eh. Bakit sinushort ninyo doon sa kapabayaan nyo sa mga pag-mask hiring, hindi kami ang nagsasuffer. And then, imagine pag na-expose ka sa mga positibo at asymptomatic ka, wala kang quarantine, diretso ka na kaagad. Ibig sabihin, carrier ka na ng virus, pero hindi ka na nang, wala ka lang sintomas, makakahawak ka pa rin sa mga kasamahan mo, sa mga pasyente, sa mga kung magpo-commute ka, sa mga kasama mong pasahero. Kaya hindi po yan ang tamang basihan. Para sinasabi nga ni Joseph Guerrero, mayroon daw basihan based on science. Pero mayroon bang ganun sa science, sinasabing 10 days ang general public, kami, ang health workers, 5 days lang.
Hindi pwedeng ganun kasi dapat kung ano yung standard, yun yung sundin. At kung kailangan pang patagalin kasi tinan mo isang doktor, nag-live lang siya ng 5 days. Pero grabe, uncomfortable pa rin siya kasi umuubo pa rin siya sa ano, sa duty. Grabe yung ubo niya, yung sunod-sunod talaga na uma. Parang ano, ina-asthma. Ayun. So, mas maganda na ibalik talaga, i-maintain sa 10 days to 14 days yung quarantine para yes, matiyak na talagang virus-free na yung health worker bago siya bumalik sa trabaho. Tama po sir, tama po yan. Dapat ibalik sa dati kasi para naman makapag-relax yung... Imagine meron pa nga mga doctor sir na nagka-quarantine na sila, inuutusan pa sila ng kanilang director na mag-usulta pa kayo ha, through telemedicine. Instead na magpahinga yung doktor, nagpukonsulta pa rin siya hanggang sa nasa bahay na naka-quarantine. Ayun, I see. Anyway, Mr. Mendoza, medyo kapos tayo sa oras. Pero baka may panawagan pa kayo sa ating pamahalaan, sa ating publiko sir? Na, nananawagan po tayo sa ating pamahalaan at talagang ituloy-tuloy yung pag-hire ng ano, magkaroon ng mass hiring at regular tantea positions and then i-provide ng mga standard ng mga PPH yung ating mga health workers at the same time para sa ating general public po, mag-ingat po tayo palagi, sumunod tayo sa minimum health protocols para hindi po tayo mahawaan kasi alam natin kahit vaccinated na tayo, ang dami pa rin nahawaan ng mga health workers, ng mga kababayan po natin. Kaya kung walang gagawin naman importante sa labas, manatili po tayo sa mga bahay po natin. Salamat po sa pagtanggap po sa aming tawag. Pagsagot po sa aming mga tanong, magandang umaga po sa inyo. Okay, good morning po. Ingat po sir. Ingat po at stay safe kayo dyan sa Alliance of Health Workers sa buong Pilipinas po yan mga kaibigan. Salamat po sa pakikinig. At narito na ho ang mensahe ng ating boss D. Edgar Gabangon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Your hardest times lead to the greatest moments of your life. Keep going, though situations build strong people at the end. Sabi nga, ang pinakamahirap na pagkakataon ang siyang sumusubok sa atin para matamo o maranasan ang pinakamagandang pangyayari sa buhay natin. Magpatuloy lang. Bagamat ang mga sitwasyon na ito ang maglilikha sa atin bilang isang matatag na tao sa dakong huli. Thank God. Please stay safe. God bless you. At po, yan po ang mensahe ng ating chairman, Boss D. Edgar Gabangon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Walang akalas, walang bibitaw. Standby, IC Balita Nationwide. IZ sa alas 6.